Magandang araw, Evelyn Marquez po, ang inyong pretty ate sa EdTech Unit. Alam ba ninyo na may webinar o online training session ang EdTech Unit tuwing Sabado? Ang araw na ito ay nakalaan para sa ating mga mahal na kaguruan upang turuan sila ng mga bagong kaalaman at kakayahan sa paggamit ng mga bagong software at applications para sa pinaka-epektibong paraan at lubos mapaghusay ang kanilang paraan ng pagtuturo. This is also our refresher session for our beloved teachers to enhance their skills in technology. Every Saturday, we will conduct webinar sessions for teachers about the use, advantages, and relevance of different blended learning software applications. Ang webinar series ito ay magsisimula ng alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa morning session. Magsisimula naman ng alauna at magtatapos ng alas 4 ng hapon ang afternoon session. You can watch us in our DepEd EdTech Unit Facebook page, Educational Technology Unit YouTube channel, DepEd Tayo and DepEd Philippines. Kita-kits tayo tuwing Sabado! Mabuhay! Good day to all! I am your Tutor Madge. Welcome to Itulad, a free online tutorial, an initiative of the Department of Education, Information and Communications Technology Service, Educational Technology Unit, ICTS EdTech. This program is aimed at helping and assisting learners from kindergarten, senior high school, ALS, Alive and SPED learners. Aside from answering the modules, the Itulay is offering programs which you will surely look forward to. Together with our parents and teachers, the Itulay will bridge the gap where difficulty and ease meet in learning new knowledge and skills. So, let us prepare our module, pen and paper. Ready your mind to see and hear worthwhile and interesting lessons. Let us now study and learn together with our volunteer online tutors. Tara na! Ayan! Hello! Ayan! Isang masaya at puno ng pag-asang araw sa ating lahat. Isa na namang makabuluhang oras na kwentuhan ng ating pagsasaluhan sa araw na ito. Ako si Tutor Aileen, ang inyong gurong gabay sa mga kwentong masasaya at makukulay. Ang mga kwentong ito ay para sa mga batang Pilipino saan mang dako ng mundo. At syempre, kasama natin muli ang ating kaibigang kwentista, si Tutor Shalani. Magandang umaga mga Itulay learners. Muli, ako si Tutor Shalani, ang inyong gurong gabay patungo sa landas ng karunungan. Ngayong araw, marahil ay nagtataka kayo sa kasuotan namin ni Tutor Aileen. Mahuhulaan niyo ba kung ano kami o sino kami? Tingnan nga natin. Naku, good morning daw ang sabi ng ating mga Itulay learners. Bago niyo kami hulaan, halika't sabayan niyo muna kaming umawit. Tara na, sa oras ng kwentuhan! Ayan. Ayan. Ang husay na mga
bata, Tutor Shalan. Wow, napakahusay. Alam mo ba, Tutor Eileen, natuto ako sa mga video na pinapadala nila sa atin na kung saan ay inaawit nila ang ating theme song ng oras na ng kwentuhan. Kaya naman, hindi na natin pinatagalin pa. Simulan natin ito, Tutor Eileen. Nahulaan na ba? Kami ay mga diwata na tagapagbantay ng kalikasan. Ngunit, hindi lamang mga halaman ang aming binabantayan ni Tutor Eileen. Ano kaya iyon, Diwata Eileen? Alamin natin yan sa ating kwento. Na, binabantayan namin hindi lang ang mga halaman, kundi na rin ang ating mga hayop sa gubat. Tara, simulan natin ito sa paglalaro ng hularawan. Maaaring okay. Bang hulaan kung anong uri ng hayop ito? Nagsisimula sa letter T. Tignan nga natin. Ang yan, sabi ni Bea, letter M at A. Ayan, oo nga, meron na tayong mga gabay na letra para madali nilang mahulaan. Ayan, si Aliana, ang ganda niyo pong dalawa, maraming salamat. Naku, kay Sander, tama raw. Si Amber, tama raw. Tignan nga natin, Tutor Eileen, kung tama ang kanilang mga sagot. Wow naman! Ang husay nila! Ito ay tama raw. Ano nga bang tama raw, Tutor Eileen? Ano nga bang tama raw? Ayan! Para sa ating munting kaalaman, ang tama raw ay isang hawig sa kalabaw o sa Ingles ay Mindoro Dwarf Buffalo. Kaya nga lang, mas maliit ito. At ang sungay ay may korteng. Korteng ano daw? V. Ayan, letter V. Ayan. At higit na mas maikli. Diba yung sa mga kalabaw talaga ang haba tsaka naka-arko? Ano? Mas makapal din ang kanyang kulay itim na balahibo. Ang tama raw, ang pinakamalaking mammal na katutubo sa Pilipinas at tanging sa Mindoro lamang matatagpuan. Wow! At alam ba ninyo na ito ay isang endangered? Ano nga bang endangered? Sila ang mga hayop na malapit ng maubos. Bilang pakikiisa sa agham at buwan ng pagbasa ngayong araw na ito, ay naisipan naming ibahagi sa inyo ito. Ano nga bang mga endangered o ano-ano ang mga endangered animals? Unahin natin. Tama raw! Tama! Bukod dyan, ano pa, Tutor Eileen? Ayan, syempre, yung mga baboy damo dahil sa kahahunting sa kanila, malapit na silang maubos, Tutor Shalani. Nakakalungkot naman, di ba? Tama, meron ding musang at bayawak. At ang isa pa, Tutor Eileen? Syempre, ang unggoy. At hindi pa natin naisama dyan ang ibang mga uri ng ibon, di ba, Tutor Shalani? Marami pang endangered na ibon. Kagubatan ang makikita bukod dyan sa mga yan. Kaya naman, pagpatuloy natin. Ayan. Bilang pakikiisa sa agham at teknolohiya, kaya naisipan namin na maghatid sa inyo ng isang kwento tungkol sa mga hayop. Handa na ba kayong makinig? Ngunit bago yan, halika, samahan nyo kami ni Tutor Eileen na alamin ang mga salita sa salitalamin. Handa na ba? Okay, salitali na tayo. Halika't ating linangin. Tingnan natin yan, yung mga like reaction nila. Opo, handa na po kami. Maraming salamat. Ayan. Simulan ano na po natin. Tingnan natin ha, ang unang salita. Nagtatampisaw. Tama, nagtatampisaw ang bata sa tubig. Ano ba ang ibig sabihin ng nagtatampisaw? Eh, nagpapahinga sa tubigan, B, umiinom sa tubigan, o letrang C, naglalaro sa tubigan. Tignan natin ang mga sagot ng ating mga kaibigang Itulay Learners. Ayan, letter C po ang sabi ni Cedric Troy. Ganon din kay Kyle, ang galing naman ni Kyle. At si Princess din. Ganon din kay Gabrielle Allen. Magandang araw rin sa inyo. Naku, letter C nga ba, Tutor Eileen? Tignan natin. Wow, star! Para naman sa pangalawang salita, tingnan natin. Pagbasa, Tutor Shalani? Nanlumo ang lalaki nang mawalan siya ng trabaho.
Ano kaya ang ibig sabihin ng nanlumo? A. Natuwa. B. Nanghina. C. Nagtaka. Tignan natin ang mga sagot nila. Kay Rowena, hello po. Ah, letter B ang sabi ni Gabriel. Ganon din kay Prince Ring, Kazen, Alfred, Zest. Nako, ang dami naman. Kay Prince Ring at kay Cedric Troy. Nanghina. Tignan nga natin. Tingnan natin. Ayan. Ops, balik natin. Okay. Ayan, Tama sila. Pangatlong salita, Tutor Aileen. Pangatlong salita, lumisan. Lumisan na ang empleyado sa kanyang dating opisina. A. Bumalik. B. Umalis. C. Dumating. Ano kaya ang ibig sabihin ng lumisan? Ang sabi ni Ariana, ang lumisan daw ay letter B, umalis. Ganoon din kay Gabriel Alan, kay Corpus, kay Ria, kay Cedric, kay Prince, kay Ariana. Ang dami naman nilang sagot na tama. Tingnan nga natin kung mahusay ang mga Itulay learners natin. Oops, balik natin. Ayan! Tama na Usay! Heto na ang aming kwentong ibabahagi sa inyo. Makinig mabuti at umupo ng maayos. Ang pamagat ng kwento, si Tamaro sa Kagubatan. Tara, pakinggan natin! Ang pamagat ng ating kwento sa araw na ito, si Tamaro sa Kagubatan. Ito ay isinulat ni na Mary May Rolaine S. Alvea, Eleanor Q. Bicol, at Ginaline S. Deniega. Iginuhit naman ni Geoffrey Magnase at Joseph Palumpon. Sa liblib ng kagubatan, masayang naninirahan si Tamaro, ang Tamaraw, kasama si Naungga, ang Unggoy, Mirang, ang musang, Yawak, ang bayawak, Ramo, ang baboy damo, at si Asin, ang ahas. Subalit, naiiba si Tamaro sa mga hayop, mailap at mabangis ito. Mas gusto niya na mapag-isa at tumira malayo sa mga kasamahan niya. Wala siyang kasundo sa mga ito. Isang araw, habang siya'y naliligo at nagtatampisaw sa lagaslas ng tubig sa talon, ay nakarinig siya ng kakaibang tunog. Hindi niya maipaliwanag kung anong uri ng ungol ng hayop ito, sapagkat kakaiba at napakalakas na noon lamang niya napakinggan. Anong hayop kaya yun? Tanong ni Tamaro sa kanyang sarili. At nagpatuloy ang napakalakas na kalapog ng mga bagay. Hinanap niya ang pinagmumula nito. Nakita niya ang makapal na usok at ang mga nakatumbang putol-putol na punong kahoy. Dahan-dahan siyang lumapit at inalam kung ano ang nangyayari sa kanilang lugar. Nanlumo siya sa kanyang nakita. Wala nang buhay ang ilan sa mga hayop. Ang iba ay nakatalik at tuguan. Sa kabilang dako, nakita niya ang mga magkakaingin na siyang dahilan ng pagkasira ng kagubatan. Pagkamatay ng mga hayop, dahan-dahan siyang humakbang papalapit sa mga ito. Biglang napalingon ang magkakaingin at nakita siya. Agad na itinutok ng magkakaingin ang baril sa kanya at ito'y ipinutok. Mabilis na tumakbo si Tamaro papalayo sa lugar na iyon. Habang nililisan niya ang lugar, ay bigla siyang nakaramdam ng kirot sa kanyang paa. Naku!
Tinamaan pala ako ng bala ng baril nila. Anong gagawin ko? Bulong ni Tamaro. Hindi ko kayang itaboy ng mag-isang magkakaingin. Sambit niya sa sarili. Lakas loob siyang lumapit sa mga hayop upang humingi ng tulong at hindi naman siya nagdalawang salita. Una niyang pinuntahan si Yawak. Aba, bakit ka napadpad dito? Wala akong alam na nagawang kasalanan sa iyo. Nagtatakang wika ni Yawak. Kailangan nating magtulong-tulong upang matigil ang pagkasira ng ating tirahan. Wika ni Tamaro. At ikinuwento ni Tamaro ang kanyang mga nakita na ginagawa ng magkakaingin. Kailangan natin ang tulong ng ibang mga hayop. Subalit alam mo naman, natakot sila sa iyo. Paliwanag ni Yawak. Oo, nagkamali ako. Hindi ko pala kayang mag-isa sa ganitong sitwasyon. Pagpapakumbambang tugon ni Tamaro. Isa-isa nilang hinanap ang mga hayop. Una nilang nakita si Ungga. Nako! May nagawa ba ako na di mo nagustuhan? Krrr! 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 Takot na wika ni Ungga. Maya-maya pa, isa-isang dumating ang mga hayop. Meow! Meow! Takot na ungol ni Mirang. Mahinang bati ni Asing. Sinimulan na ni Tamaro na ipabatid sa mga hayop ang nangyari sa kagubatan. Tahimik silang nakinig kay Tamaro. Gumawa ng mainam na plano ang mga hayop. Natatakot man, pero naroon pa rin ang layunin nilang mapangalagaan ang kanilang tirahan. Kailangan nilang mapaalis ang mga kaingero sa gubat. Sama-samang nilusob ni Natamaro at ng lahat ng mga hayop sa kagubatan ang magkakaingin. Sa sobrang takot, dali-daling nagtakbuhan ang mga ito papalayo sa gubat. Mga kaibigan, humihingi ako ng tawad sa aking nagawang kasalanan sa inyong lahat. Akala ko ay kaya kong mabuhay ng nag-iisa. Paliwanag ni Tamaro. Palimutan mo na yun. Ang mahalaga ay nagtulong-tulong tayo upang mailigtas ang kagubatan na ating tirahan. Wika ni Yawak. Tuwang-tuwang mga hayop sapagkat naging matagumpay ang kanilang layunin na mapaalis ang mga kaingero sa gubat. Iyon ang naging simula ng kanilang pagiging magkakaibigan. Mula noon, naging mabuting kaibigan si Tamaro sa kanyang mga kasamahan. Samantala, ang magkakaingin ay hindi na muling nakita doon. Masayang namuhay ang mga hayop sa kani-kanilang tahanan sa kagubatan. Ayan, naibigan nyo ba ang ating kwento? Kung oo, thumbs up naman dyan sa ating mga Itolay learners. Ayan, naku, ang daming heart nila, no? So narito na ang ating mga tanong sa kwentanungan. Ano po ang unang tanong, Tutor Aileen? Okay, kailangan lang po noon. Nakamute yata si Tutor Aileen, no? Tignan nga natin. Ayan. Ang unang tanong... Mentor.
Tama, Tutor Eileen. Ano ang pamagat ng kwento? Tignan natin ang mga sagot. Ayan, sabi nila, thumbs up, puro pa sila thumbs up. Ayan, si Tamaro, ayan, sa batay. Ang sabi ni Prince, very good, Prince. Tama kaya ang sagot nila, Tutor Eileen? Tingnan natin kung tama ang kanilang sagot. Tama! Husay! Ang pamagat ng kwento, si Tamaro sa kagubatan. Sa pangalawang tanong naman, tingnan natin ha, kaya-kaya niyong sagot nito. Anong uri ng hayop si Tamaro? Madali lamang ito. Ang sabi ni Prince, siya ay isang tamaraw. Ang sabi ni Bella Red Orias, tamaraw. Ayan, kay Turo rin, very good Turo. Ayan, kay Zoe Joshua Soriano, kay Galo. Tignan natin. Si Tamaraw nga. Si Tamaro ay isang tamaraw. Siya ang bida sa ating pangatlong tanong, Tutor Aileen. Sino-sino ang iba pang mga hayop sa kwento? Naalala kaya ng mga bata? Tingnan nga natin. Ayan, nandun pa rin si Tamaraw. Si Tamaro Tamaraw. At naku, meron din silang iba pang mga sagot. Si Zoe kay Tamaraw, nandun pa rin sila. Si Kalabaw daw. Si Kalabaw ba si Tamaraw? Naku, ito ay magkaiba. Sabi ni Chris Evan. Chris Evan, magkaiba sila. Si Prince Rain Unggoy. Ayan, tama. Ganon din kay Sheila. Ayan, natatandaan nila. Si Ungga, Unggoy. Okay, tingnan nga lang. Tingnan natin. Okay. Ayan. Ayan, si Ungga. Sa kwento ay sina Ungga, Unggoy, Mirang Musang, Yawak Bayawak, Ramo Baboy Damo, at Asing Ahas. Okay, dami. Para naman sa ating susunod na tanong, Tutor Shelani. Ano-ano ang mga nakita ni Tamaro kaya't labi siyang natakot? Ano-ano kaya ang kanyang mga nakita? Tingnan natin. Ayan, naku, nandun pa rin sila. Si Moose, naku, ang galing ni Gallagher. Kabisado ni Gallagher agad yung mga tauhan sa kwento, no? Ayan, okay. Aha, si Bayawak. Nakakita siya din siya. Natakot. Oo, nandun pa rin sila talaga sa mga tauhan. Gusto nila lahat sumagot talaga sa ating tanong. Ayan, nakita niya ang nagkakaingin. Nakita niya ang mga, ayan, Baboy Ram, nandun pa rin talaga yung iba. Sabi ni Prince. Tingnan nga natin, Tutor Eileen. Nakita ni Tamaro ang mga putol na puno, patay at mga nakataling mga hayop. Ayan. Ang nakataling naman talaga yan, Tutor, di ba? Tama. Ayan. Para naman sa susunod na tanong. Tutor Eileen? Ayan. Para maitaboy ng mga hayop ang... Paano naitaboy ng mga hayop ang magkakaingin? Paano nga ba nila naitaboy? Ayan. Nakita natin ang sagot, no? Naitaboy ng mga hayop ang magkakaingin sa pamamagitan ng sama-sama nilang paglusob. Ang kanilang pagtutulungan at pagkakakisa para ayan para makamit ang life. Parang tayo Tutor Eileen, 'di ba? Lagi tayong nagtutulungan. Ayan. Yes. Oh, para magtagumpay kailangan magtulungan. Okay. Ganyan din na magkaibigan. Bilang isang bata, paano mo mapapangalagaan ang mga halaman at mga hayop? Tingnan nga natin. Ayan, sabi ni Catherine. Okay, nandun pa rin sila sa sama-samang nilusob. Talagang gusto nilang makasagot, no? Sobrang gusto nilang masagot yung mga tanong natin. So, dahil sa sobrang dami nila yung pacing, eh. Okay, ayan. Ingatan si Gabriel Alan, si Demi, ayan. Opo, pagtulungan, pagtutulungan, ayan. Sabi ni Cathy May, ang galing Cathy May, ha, si Gallagher, sila ay dapat alagaan at protektahan. Ang husay naman ni Gallagher, ayan. Ganoon din kay Cedric, iingatan. Tingnan na. Okay. Para naman sa sapa, ayan. Tutor Eileen? Ano-ano ang mga aral sa ating kwento? Marami yan. Halika, isa-isay natin. Ayan, tignan natin. Ayan, mga bata, maaari kayong sumabay sa pagsagot sa ating comment section.
Ayan, dapat kami alagaan, sabi ni Gabriel Palan. Ganoon din kay Princess, alagaan kay Zoe at saka kay Sheila. Alagaan, tingnan nga natin. Tama, pangalagaan ng mga likas na yaman sa kagubatan. Meron pa, Tutor Aileen. Ayan, ano po yun? Saktan ang mga hayop. Naku! Naku, nakakatakot yung ginawa ng magkakaingin na, no? Naku, huwag natin gagayahin yun sapagkat dapat nating alagaan ang mga puno at mga hayop dahil kaloob ito sa atin ng puong may kapal. Isa pa, maging palakaibigan lahat. Tandaan, wala man sinong mabubuhay ng nag-iisa lamang, kailangan natin ang tulong ng ating mga kaibigan. Mas masaya kung marami tayong mga kaibigan. Yan. Kailangan natin ang isa't isa. Ang husay naman, no? Ganun din kay Cedric. Aha! Ito na ang inaabangan. Ngayon naman, ating tingnan ang mga larawan ng masasayang pamilya ng ating mga kaibigang chikiting. Narito si George Lambert Del Rosario mula sa Mateo Elementary School. Wow! Ang seri ng pamilya ni Isaiah John S. Ventura mula sa FFS Patulo Elementary School. Masaya rin ang pamilya ni Desmond M. Aguino mula sa Malinta Elementary School. Maganda rin ang larawang pinadala ng Amber Jasmine Ambagan mula sa Mateo Elementary School. Pagbati rin sa larawang ipinadala ni Samantha Grace Ivane de la Cruz mula sa Santa Maria West District kay Pombo Elementary School. Ang ganda rin ang larawang ipinadala ni Zoe Joshua Soriano mula sa Wenceslao Elementary School. Pagbati rin sa larawan ni Pia Joyce Agiflor at Jonarine Agiflor mula sa Mahada Out Elementary School. Ang ganda naman ng larawang ipinadala ni Johannalyn S. Braganza mula sa Mahada Out Elementary School. Ang seri ng larawan ng pamilya ni Aliana May Villanueva mula sa Mateo Elementary School. Pagbati rin sa larawan ni Sofia Francesca P. Obispo mula sa San Francisco Elementary School at ni Austin Riley R. Pelleren mula sa Highwell Hills Integrated School. Wow! Kikanda rin ang larawan ni Princess Jamela Niega mula sa Mahada Out Elementary School. Pagbati rin sa magandang larawan ni James Marvie C. Avila mula sa Mateo Elementary School. Ang ganda naman ang larawang pinadala ni Gallagher M. Aguila mula sa San Juan West Elementary School. Mula rin sa San Juan West Elementary School, Gabriel Allen I. Escobedo. Ang ganda rin ang larawang ipinadala ni Princess Lian M. De Vera mula sa Antonio Serapio Elementary School. Pagbati rin sa larawan ni Jersey Genesis Fernandez Andy sa Vicente Elementary School. Ganoon din sa masayang larawan ni Cedric R. Barango mula sa Malinta Elementary School. Wow! Ang ganda rin ang larawan ni Prince Rain C. Legal mula sa Santa Anita Elementary School. Ganoon din kay Shane E. Rojas mula sa Mahada Out Elementary School. Pagbati rin kay Glenn C. Rivera mula sa San Pedro Villa Concepcion Elementary School. Ganoon din kay Kejisha Kel Galicio Amadeo Elementary School. Ang ganda rin ang larawang ipinadala ni Jaira Manalo mula sa Mahada Out Elementary School. Pagbati rin kay Alden Regalado mula sa Mahada Out Elementary School. Ang ganda rin ang larawang pinadala ni Jason Jr. Castaneda mula sa Balidasur Elementary School. Wow! Ang cute naman ang larawan ni Glenn Lexmar Maguyo sa San Pedro Villa Concepcion Elementary School. Ganoon rin ang larawang pinadala ni Asher Daniel Lee Santiago mula sa Linagis Primary School. Ang ganda rin ang larawan ni Mary Katie Guzman mula sa Mahada Out Elementary School. Pagbati rin kay John Albert Amayo mula sa Mahada Out Elementary School. Wow! Ang ganda rin ang larawan ng pamilya ni Cathy May T. Cuevas mula sa San Valley Elementary School. Ang
ganda rin ang larawan ng pamilya ni Arthur J.P. Laico mula sa Manita Elementary School. Wow! Ang cute rin ang larawang ipinadala ni Chris Jaden M. Donato mula sa Manita Elementary School. Pagbati sa inyong lahat! Maraming salamat! Wow naman, Tutor Shelani! Napakaraming nagpadala, di ba? Oo nga, alam mo yung gabi-gabi pini-PM kanila. Kami rin po. Naku, talagang nakakataba ng puso. No? Ang dami nilang gustong ma-feature sa ating itulay. Kaya naman ipagpatuloy ka natin para sa inyong output sa ating oras ng kwentuhan. Panoorin natin. Yeah! Namiss niyo ba si Kan Kanan at Kali Kaliwa? Tara, oras na para sa malighaing gawain. Narito ang mga kagamitang ating kakailanganin. Ngayon naman ay panoorin natin ang pamamaraan para sa paggawa ng mga hayop sa kagubatan gamit ang mga makukulay na papel. Oops! Magpatulong kina nanay at tatay sa paggamit ng gunting, ha? Simulan natin ang paggawa ng paa para sa ating paboritong hayop. Sumunod naman ay gumuhit tayo ng mukha para sa ating hayop. Pitin ito ayon sa linya na iyong iginuhit. Mukhang tama raw ang nais gawin ni Kan Kanan at Kali Kaliwa. Ngayon naman ay gumuhit tayo ng mga mata at bibig gamit ang puting papel at ang marker. Gupitin ito ng dahan-dahan, maaari magpatulong kina nanay, ate, at kuya sa paggupit mo ng mga papel. Ayan, may mukha na ang ating tamaraw. Ngayon naman ay gumawa tayo ng buntot para sa ating hayop. Pagkatapos ay maaari na nating idikit ang mukha sa katawan nito. Maaari kayong gumawa ng iba pang nais mong hayop na makikita sa kagubatan. Ayan! Ang ganda! Natapos na natin ang malikhaing gawain. Ayan, Tutor Aileen! Narito ang mga ginawa ni Kali Kaliwa at Kan Kanan. Ang ganda, di ba? Tinulungan ko silang ipinta ang background nila. Ayan. Sa mga gawain na natapos, maaari niyo itong i-post sa ating Facebook page na Oras na ng Kwentuhan. Yan. Diba, Tutor Shelani? Yan, para naman sa ating komentanong, may komentanong ka ba, komento o katanungan mo ay aming pakikinggan. I-scan lamang it ang QR code na ito at aming pakikinggan ang iyong mga komento at sasagutin ang iyong mga katanungan. Muli ako si Tutor Shelani, ang inyong gurong kwentista na gagabay sa inyo patungo sa landas ng kaalaman. Tutor Aileen? Ako naman si Tutor Aileen, ang inyong gurong gabay sa mga kwentong masasaya at makukulay. Maraming hanggang salamat sa muli! Paalam! Thank you.
Ang husay naman. Ang husay naman. Natapos mo ang tutorial session. Kasama mo yung pangasay. Mahusay. Itulay tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan. Gamit ang hashtag Itulay Level Up. Huwag aalis ha, dahil may susunod pang programa na pwede mo rin panoorin at salihan. Dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa Itulay!